Hello people, narito ako, magluluto ako ng spaghetti. This is a turkey spaghetti, Filipino style. Okay, ayan, nagpapakulo na ako ng tubig. Ngayon ilalagay ko naman ang spaghetti. Kung paano ilagay na natin siya. Sabi nga, jaran. Ayan, lalagay natin ang 1/4, bali kalahating kilo ito. Oh, 1 pounds. Ang dami pala. Ngayon, dadagdagan natin kasi dalawa kaming kakain. So, kailangan ay madagdagan. Ito na siya. Dinagdagan ko siya, ginawa ko siya. So, bali 1 pound, kalhati lang, 1/2 pound lang ang niluto ko kasi sobrang dami pala. Ito siya. Sabi nila, lalagyan ng oil para hindi magdikit. Ang gamit ko ay olive oil. And then, lalagyan natin ng salt. Konti lang para maglasa. Yan na siya. Tingnan natin. Konti lang siya. Laki ng kaldero ko. Lumalangoy. Okay na yan. Parang kukunti yata. Ayan na siya. Bali, pakuluan natin siya ng mga 5 minutes. Okay? Para lang siya lumambot. Pero hindi gaano malambot kasi lulutuin pa natin siya sa sauce. Ayan siya. Hintayin natin for 2 minutes. So, ngayon, habang magpapakulo ako ng pasta dito sa kabilang side, yan, nagpapainit naman ako ng pan para sa sauce. Okay? Medyo mainit na siya. Lalagyan natin siya ng mantika. Ang gamit ko ay olive oil. Okay. Ngayon, ihuhulog naman natin ang bawang. Hihirap pala pag isang kamay lang ang gamit. Hulog natin ang bawang. Okay. Uy, hindi pa mainit. Okay lang yan. Ayan. Ito ba? Yeah. Okay na yan. Sama na natin sama-sama. Maluluto na rin yan. Ayan. Ano ba yung aking lutuan? Ay, maliit pala. Hold up. Kaya pala ayaw mag-ano. Dito ko na lang siya lulutuin sa malaki. Ayan. Kasi date pala ng aking pinagsalang. Kaya palang bagal. Ayan. Lutuin na natin siya dito sa malaki. Sa malaking ay na ano. Ang burner. Maliit pala yung nasalangan ko. Kaya ang bagal. Dito. Ating habang niluluto natin yan. Okay. Maring luto na to. Pasta. Oh, di ba? Lutong-luto na siya. Konti lang naman ito eh. Hindi masyado marami. Dahil naabot ng ilang araw. Tama na yan. Pinatay ko na yung apoy. At oh, lutong-luto na.
Sarap yan pag naluto dahil turkey ang lahok ko. Okay. Ito, haluin naman natin itong ano, sibuyas bawang. Kailangan buksan natin ekseso para hindi tayo mangamoy. Kasi pag dito sa Amerika, pag kulong ang bahay mo at hindi ka nagbukas ng yan, ng pan, mangangamoy ka, masasop, parang masasop kahit ka na yung amoy na ipon na sa loob ng bahay. Tulad ng sibuyas, kasi iba ang ano ng sibuyas eh. Kaya kailangan laging bukas yung ng fan, ng stove, para hindi ka masyado mamoy. Tapos ihulog natin tong turkey. Meron akong turkey, bali 1 pound turkey. Turkey yung lahok ko kasi ano siya, masarap siya. Tsaka wala na akong beef. Wala din akong pork, ground pork. Meron lang akong available na ground turkey. So, yan na lang ang aking ilalagay sa spaghetti na Filipino style. Filipino style. Meron ba yung ground turkey sa Pilipinas? Ground chicken, maybe, yeah. Pero ground turkey. Wala akong ground beef or ground pork, kaya yan lang ang nakita para pakain sa anak ko, okay. Yan na lang ating lulutuin. Okay. I'll be back for after 2 minutes. Oh, ayan, dinirin ko na yung ano yan. Pasta. Drain ko na at inulagasan ko ng konting malamig. Let's go back to the sauce. Turkey. Ito ang ating lawak sa sauce ng spaghetti. Parang ang hina mo, ding. Oh, let's go. Let's me do right here. Ah, there. Ay. Para mas malapit. Ayan na yan. Tanggalin na natin to. Ayan na siya. Luto-luto muna tayo. Tingnan natin kung papatok ba ang spaghetti ni Aling Epang. Ang turkey spaghetti Filipino style. Ang tagal niya. Hayaan mo lang siyang mag gisa-gisa. Yan. Para maglasa yung sibuyas. Okay. Sautein mo lang siya ng ay masarap yan kasi olive oil yung ginamit ko. Tama, hindi masyadong mataba. Kasi turkey. Turkey wala naman taba. Ayan, naluluto-luto na siya. Sibuyas, bawang pa lang yan. Or onion, garlic, and then turkey. Niluluto lang natin. Mabilis lang maluto yan kasi turkey lang yan eh. Alright. Parang ang hina ng apoy ko. Yan na siya. Yan mo muna siyang mag-gisa-gisa ba. Okay. Habang hinahalo natin na na-dry na yung
tubig niya. Kasi, di ba ang turkey o manok, pag galing sa rep, matubig pa yan eh. Ayan, na-dry na siya. Oh. Medyo naluluto-luto na siya at mabango pa. Okay. Para malasa ang turkey meat na hindi pa nilalagyan ng sauce, lagyan mo muna ng asin. Yan. Tantya-tantya na lang yung asin. At lagyan natin na ng garlic powder. Yan. Tantya-tantya na lang para ano, kung na tayo magkalat. Meron din akong onion powder. Pero sa Pilipinas, alam ko, mahirap humanap ng ganito. Di na kailangan. Di ko lang nga. Yan, para malasa yung ano, malasa yung turkey natin. Lagyan mo na siya ng pampalasa para ano, ganyan ako magluto ng sugeri. Ngayon, ilagay na natin ang spaghetti sauce. This traditional dessert. Okay. Here we go. Ilagay po na yung isa. Kasi baka mabitin pa, masarap yung ganyan sauce. Meron akong water. 1 cup of water para malutong mabuti yung ano, sauce. Diba? Para hindi masunog yung turkey, lagyan mo ng konting water. Yan, sarap na. O, diba? Parang ano eh, oh. Para ano, na sauce ng spaghetti. Ayan. Tapos lalagyan ko siya ng tomato paste. Okay? Para mag-sauce mabuti na maging nilagyan ko siya ng 2 spoon para maging sticky. Sarap yan. Lutuin lang natin yan. Ngayon, lagyan natin ng paminta. Paminta na siya. Paminta. Kasi may asin na siya. Wala siyang gulay. Sure meat lang siya. Kasi spaghetti nga eh. Pero meron akong hot dog na niluto. Naluto na siya. Nilaga ko muna yung hot dog para mawala yung ano, sobrang alat ng hot dog. Ganun ako magluto ng hot dog. Nilalaga ko muna. Tapos yung pan naman ay hindi ano, sticky. So, dun mo na rin siya luluto. Tanggalin mo lang yung tubig. Tapos nga lalagyan ko siya ng parsley. Ayan. Oh, ayan.
lang eh. Diba? Konti lang yung salt na nilagay ko pa kasi lalagyan ko siya ng sikretong malupit. You know what is my sikretong malupit? Parang kulang siya sa water. I add more 1 cup of water kasi parang tuyong-tuyo siya. Ayan siya. Ayan. Kasi pag inilagay yung pasta dyan, eh, madadry masyado. Di ba nga? Ituin muna natin siyang mabuti. Hanggang yung sauce, yung tomato is maging parang oily na siya. Yung lumabas yung mga langis-langis niya. Yung mga, ayun ang masarap. Doon mo malalamang luto na siya. Pagka yung ang kamatis or ang tomato is yung naglangis-langis na, na kumakapit na sa gilid, na tulad na no, kaunti na lang, maluluto na siya. Hindi po ako nag-bebechin. Simula nung dumating ako dito sa Amerika, hindi ako gumamit ng bechin. Minsan, wala nang salt yung aking pagkain. Pero ngayon, lalagyan ko siya ng jaran. Ang sikretong malupit ni Aling Epang, ang chicken bouillon flavor. Hold up. Ito, nalalagay ko na yung aking chicken bouillon powder para mas malasa. Kasi turkey naman siya, so it's okay. Ginamit ko na yung takip. Alam mo tayo mga Pinoy. Mapamaraan. Di ba nga? Sarap na ito. Grabe ka. Paborito ng anak ko yung spaghetti eh. Diba? Hindi ko na kinuna yung aking kitchen kasi makikita yung aking sikretong malupit. Yung aking kusina. Yummy! Sarap! Gusto ko matanggal yun. Ngayon, di ba, tayo may sikreto sa mga ano, bakit style Jollibee, bakit parang medyo matamis. Sabi nga nila, okay, lalagyan ko na lang siya ng pag hindi mo nilagay ng sugar ang spaghetti mo, magiging Italian style. So, I'm a Filipino, so kailangan kong lagyan ng sugar. Oh, yun na ha. Nilagyan ko na siya ng 2 tablespoons of sugar. 2 tablespoons of sugar. Oh, yan. 2 cup of water yan and 1 big can of spaghetti sauce, 2 spoon of tomato paste and 1 pound of ground turkey para sa spaghetti. Kasi kahapon sinigang ang ulam namin, so meat yung pork. So ngayon, ito lang ang nakita kong available sa aking freezer. So, kaya turkey na lang ang aking flavor, aking sauce. Diba? Sarap. Yan.
medyo nag-dry-dry na siya. Ang hirap lang magluto ng spaghetti, kaya ako tamad magluto. Tingnan mo naman, oh. Nagtatalapsikan, oh. Kahit saan. Yung stove, oh. Diba nga? Kahit saan merong talamsik. Tamad ako maglinis. Ang init. Summer na ngayon dito pero umuulan. Oh. Makulimlim sa labas. Makulimlim sa labas, mga kaibigan. Dito sa Amerika, marami nang namamatay dahil sa COVID-19 na yan. At ilang milyon na ang positive, ang case. Dito sa lugar ko is 2,000 na mahigit yata. Dito ako sa Dayton, Ohio, okay? Dayton, Ohio. Ang case na ng COVID-19 dito is marami. I think 20, more than 20,000. Tapos ang namamatay yata is 2,000 mahigit. Mahigit. Wala akong update kasi nanonood ako ng YouTube sa Pilipinas ang pinapanood ko. Kaya nalalampasan ako ng news dito. Nalilibang ako kay Val Santos. Kay Val Santos. Ano ba pangalan na? Si Val Matubang. Val Santos Matubang. Panya ako. Mahilig siyang tumulong sa matatanda. Doon ko nakikita si Lola Openg na taga Daet, Camarines, oh. I don't know. Kasi para siyang ang nanay ko. Makulit. Gala ng gala. Kaya love na love ko yung matanda. Sa kanya ko nakikita ang nanay ko. Kasi last na pag-uusap namin ng nanay ko is April 20. Ngayon ay May na. Hindi ko pa rin siya nakikita. May 2020. Hindi ko siya nakakausap. Hindi ko siya nakikita sa video. Kesyo wala daw silang load. I don't know. Pero okay lang. Alam ko namang nasa mabuti ang nanay ko. Kasama siya ng kapatid kong bunso. Sarap. Let me try. Yummy. Oh, diba? Masarap. Sarap ng lasa ng turkey. Ngayon lang ako nakapag-spaghetti ng turkey. Turkey. Ground turkey. Okay, lalagay na natin yung pasta. Dahil medyo ganyan ako maggawa ng spaghetti. Kailangan nakahalo yung spaghetti pasta sa sauce. Para mas malasa siya. Para kumapit yung sauce sa loob ng pasta. Hindi ko inihihiwalay ang pasta sa sauce. Para yung sauce, the secret is para yung sauce kumapit siya sa loob ng pasta hanggang kaloob-looban. Diba? Sayang. Ganyan. Tapos, hinaanan na lang natin yung apoy. Medium na siya. Yan. O, diba? Kasi yung pasta, yung sauce, papasok siya sa kaloob-looban ng pasta. Hanggang gitna. Hanggang kaduluduluhan. Ganyan ako magluto ng pasta. Kaya malinamnam. Hindi ko siya inihihiwalay. Para bang magbebenta ka sa palengke ng spaghetti, yalo mo na yung pasta sa sauce. Ganun. O yan, diba? Diba, ang sarap? Oh, yummy. Sarap naman ito. Paborito yan ng anak ko. Ngayon, lagyan natin siya ng cheese. Okay? May cheese na ako dito. Hold up.
Okay, meron akong sharp cheddar. Cheddar cheese scraps. So, lagyan na natin siya para ma-cheesy. Ma-cheesy ang ating scary. O, diba? O, lagyan natin niya. Tak-tak pa, tak-tak pa. Sige lang. Ngayon, o, diba? Pasensya na kayo, magulo yung aking video. Tamo, diba? Ma-cheesy na siya. O, tapos mamaya paghango mo, lagyan mo din ng ibabaw ng cheese. Nilagyan ko na ng cheese kasi nga, yung anak ko, hindi mahilig sa cheese. Eh, para hindi niya makita sa ibabaw, may cheese na siya. O, diba matunaw na yung cheese, magiging cheesy na siya. Tingnan mo. O, diba? Kanya-kanya lang tayo ng style. Yan ang style ko. Sarap. Teka, hanguin na natin. Lagay ko sa isang pot. O, diba? Ang dami. Dami. May cheese siya. Thank you na yung anong pan. Wala na akong niluluto. Yan. Ayan, paborito yun ang anak ko. Sabi niya, ooh, yummy spaghetti. So excited. Excited na siya daw siyang kumain ng spaghetti. Parang hindi nakakakain ah. O, diba? Hindi ko na siya i-bake kasi pag i-bake, madadry. Ganyan na lang. Ang daming sauce. Tapos talagyan natin ng cheese sa top. Diba? Ito na po siya. Yan ang aking spaghetti. I got a wrong na camera. Dapat pala nakala. Yan, natutunaw na yung cheese sa top niya. Sa ibabaw. O, diba? Sarap siya.